Facebook friends, binawi ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang anunsyo niya kahapon na 1,000 piso ang makukuhang bonus sa mga pulis. Sabi pa nga ni Bato kahapon, love na love daw ng Pangulo mga pulis, kaya nasa 50,000 hanggang 400,000 pesos ang makukuha ng mga pulis. Pero sabi ngayon ni De La Rosa, gustuhin man niyang magbahagi ng malaking pera na akala raw niya ay matatanggap kahapon, wala raw dumating. Maghintay na lang daw ang mga pulis ng abiso at huwag mag-demand. Ayon naman kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, hindi pa niya nakausap ang Pangulo tungkol dito. Pero nung mag-usap daw sina Abella at De La Rosa, sinabi ng PNP Chief na hindi natuloy ang pamigay ng malaking cash gift. Pero ayon sa isang police general na nakausap ng GMA News, may natanggap na siyang cash gift. Inabot daw ito ng cash sa PNP General Headquarters. Itinanggi ito ng PNP. Binawi ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa ang kanyang pahayag kahapon na makatatanggap ng malaking cash bonus ang matataas na opisyal ng PNP mula sa Malacanang. Ito ang balita ni Bernardades. All the key officers from sa directorial staff, yung director to XO, tapos sa inisyos, from director to chief of staff, sa regions, from director, from RD to chief of staff. Lahat po kayo, after this, just proceed to my office at kunin nyo yung tamasko na galing kay President Duterte. Hindi dumating ang hinihintay na cash gift ng mga key official ng Philippine National Police kahapon. Ayon kay PNP Chief Director General Ronald De La Rosa, naghahanap pa ng pondo ang Malacanang para dito. Naghintay kami kahapon, kaso nung nag-presscon tayo, marami nagtatanong kung saan ang source, saan galing. Siguro, na-discourage sa Malacanang magbigay. Hanggang ginabi na lang, walang dumating. Naniniwala naman ang Malacanang na deserving ang mga tauhan ng PNP na makatanggap ng bonus bilang reward at pagkilala sa maayos nilang pagganap sa tungkulin. Gayunman, aalamin pa ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella kung sino sa Malacanang ang nagsabing bibigyan ng bonus ang senior officials ng PNP. I can find out, but based on the last statement that I received from the PNP chief, it was they did not receive anything, and that it seems that nothing is forthcoming. Samantala, hindi naman magtiyak ni Defense Secretary Delvin Lorenzana kung makatatanggap sila ng cash gift ngayong taon bukod sa 13-month pay. Hindi ko pa alam kung magkakaroon kami dahil hindi naman nagpapunta si Presidente sa amin. Bahala lang si Presidente kung magbigay sa o hindi. Burger Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. Biglang bawi ang PNP chief sa anunsyo niya kahapon na may 1,000 pisong bonus daw ang mga opisyal ng pulisya mula sa Pangulo. Pero ang isang police general na nakausap ng GMA News, inaming nakatanggap na siya ng cash gift gaya raw ng iba pang general. Saksi si Sandra Aguinaldo. Ang good news kahapon ni PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa sa sinasabing cash gift ng Pangulo para sa matataas na opisyal ng pulisya. Kunin niyo yung pamasko na galing kay President Duterte. Inanunsyo ito ni De La Rosa sa Christmas party, pero ang 50,000 hanggang 400,000 pesos para sa mga matataas na opisyal ng PNP, pera na naging bato pa. Kanina kasi, iba na ang ihip ng hangin. Gusto ko sanang mag-share sa inyo ng kung meron ako natanggap. Kasi akala ko mayroon akong malaking matanggap kahapon eh. Dahil akala ko meron tayong ibibigay na bonus yung Malacanang. Kaso kinulit ng media, nagtatanong yung media, saan daw ang source, saan galing? Wala na, hanggang sige lang tayo hintay, walang dumating. Nang tanungin si Presidential Spokesman Ernesto Abella, sinabing hindi pa niya nakausap ang Pangulo tungkol dito. Pero tinawagan daw niya si De La Rosa at nalamang hindi natuloy ang pamimigay ng cash gift. It has not been released and apparently it's not forthcoming. Those who do their work well deserve their whatever rewards that they can get. Sabi ng Malacanang, sige, hintay lang kayo. Maghanap pa kami ng pera. O baka sa kuha na, baka sa bago mag-New Year, bigyan ko kayo natin isang sakong bigas.
Pero ayon sa isang police general na nakausap namin, natanggap na niya ang cash gift na sinasabing galing sa Pangulo. Inabot daw ito ng cash sa PNP General Headquarters at hindi ipinasok sa kanilang payroll gaya ng ordinaryong bonus. Nalaman din daw niyang nakakuha na rin ang ilang kasamahan niya matapos ang speech ni De La Rosa sa Christmas party. Sabi pa niya, base sa natanggap niya, lumalabas na magkakaiba sila ng halagang natanggap depende sa ranggo. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang ilang miyembro ng PNP na mababa ang ranggo. Tumanggi silang humarap sa kamera pero sinabi nilang nakakasama ito ng loob kung totoong mga ranking officials lang ang nabigyan. Kung totoong natuloy ang bonus, ang tanong sabi ni Senator Panfilo Lacson ay kung saan kinuha ang budget para rito. Hindi raw kasi pwedeng pang bonus ang intelligence fund. Tanong pa ni Lacson, dumaan ba raw kaya ito sa PNP personnel at nakaltasan ng tamang buwis gaya ng regular bonus ng government employees? Paano kala ng dating hepe ng PNP hatiin ang bonus para sa cash incentive na pantay-pantay sa lahat ng pulis? Itong government fund, maging issue, paano ililiquidate? Kung private funds naman, magkakaroon din ng issue, bawal tumanggap ng regalo. Binawi ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang anunsyo niya kahapon na may libo-libong pisong pabonus si Pangulong Duterte para sa mga opisyal ng pulisya. Pero ang isang police general, umaming nakatanggap na siya ng cash gift. May report si Sandra Aguinaldo. Ang good news kahapon ni PNP Chief Director General Ronald Bato De La Rosa sa sinasabing cash gift ng Pangulo para sa matataas na opisyal ng pulisya. Kunin niyo yung Pamasko na galing kay President Duterte. Love na love niya yung Philippine National Police, kaya ganun. Lahat tayo, happy. Inanunsyo ito ni De La Rosa sa Christmas party sa Camp Crame kahapon. Pero ang 50,000 hanggang 400,000 pesos para sa mga matataas na opisyal ng PNP, pera na, naging bato pa? Kanina kasi, iba na ang ihip ng hangin. Gusto ko sanang mag-share sa inyo ng kung meron ako natanggap, kasi akala ko mayroon akong malaking matanggap kahapon eh. Dahil akala ko meron tayong bibigay na bonus yung Malacanang. Kaso kinulit ng media, nagtatanong yung media, saan daw ang source, saan galing. Wala na, hanggang sige lang tayo hintay, walang dumating. Nang tanungin si Presidential Spokesman Ernesto Abella, sinabing hindi pa niya nakausap ang Pangulo tungkol dito. Pero tinawagan daw niya si De La Rosa at nalamang hindi natuloy ang pamimigay ng cash gift. It has not been released and apparently it's not forthcoming. Those who do their work well deserve whatever rewards that they can get. Pero ayon sa isang police general na nakausap namin, natanggap na niya ang cash gift na sinasabing galing sa Pangulo. Inabot daw ito ng cash sa PNP General Headquarters at hindi ipinasok sa kanilang payroll gaya ng ordinaryong bonus. Nalaman din daw niyang nakakuha na rin ang ilang kasamahan niya matapos ang speech ni De La Rosa sa Christmas party. Sabi pa niya, base sa natanggap niya, lumalabas na magkakaiba sila ng halagang natanggap depende sa ranggo. Sinubukan namin kuna ng pahayag ang ilang miyembro ng PNP na mababa ang ranggo. Tumanggi silang humarap sa kamera pero sinabi nilang nakakasama ito ng loob kung totoong mga ranking officials lang ang nabigyan. Kung totoong natuloy ang bonus, ang tanong daw, sabi ni Senator Panfilo Lacson, ay kung saan kinuha ang budget para rito. Hindi raw kasi pwedeng pang bonus ang intelligence fund. Tanong pa ni Lacson, dumaan ba raw kaya ito sa PNP personnel at nakaltasan ng tamang buwis gaya ng regular bonus ng government employees? Paano kala ng dating hepe ng PNP hatiin ang bonus para sa cash incentive na pantay-pantay sa lahat ng pulis? Kung government fund, maging issue, paano ililiquidate? Kung private funds naman, magkakaroon din ng issue, bawal tumanggap ng regalo. Sinisika pa namin kunin ang pahayag ni PNP Chief Director General Bato De La Rosa. Pero itinanggi na ng tagapagsalita ng PNP na si Senior Superintendent Leonardo Carlos ang umano'y bigayan ng cash gift. Sandra Aguinaldo, GMA News. And the key officers from sa directorial staff, yung director to XO, tapos sa inisyos, from director to chief of staff, sa regions, from director, from RD to chief of staff. Lahat po kayo, after this, just proceed to my office at kunin nyo yung pamasko na galing kay President Duterte.